Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating tatalakayin paksa, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Quizzle Jane de Carion. Welcome sa ikalimang linggo ng online learning para sa ikaapat na markahan. Bago natin sisimulan ang ating tatalakayin paksa sa umagang ito, nais ko munang magbalik-aral tayo kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang linggo. Ito ay tungkol sa Kabanata 7 na pinamagatang Suyuan sa Asuteya. Hindi mapalagay si Maria Clara buhat ng magaling sa simbahan kasama ang kanyang tiya Isabel. Pagkatapos ng misa ay agad itong nagyaya ng umuwi agad ng bahay. Naramdaman ni Maria Clara ang pagdaraan ni Tia Isabel sapagkat naniniwala ito sa kanyang pagkamasalin. Sinadya niyang iparinig dito ang huling panalangin. Patawarin ako ng Diyos na higit na nakakaunawa ng aking kalooban bilang babae. Hinihintay ni Maria Clara ang pagdating ni Ibarra at ang pagdalaw sa kanilang bahay. Alumpihit siya sa tuwing may mga magdaraang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay, sa pag-asam-asam na ito ang kanyang hinihintay. Si Tia Isabel ay abala sa pag-iimis ng kalat na dulot ng nagdaang kasiyahan, samantalang panay ang buklat ni Kapitan Tiago sa kanyang mga papeles. Napansin ni Kapitan Tiago ang pamumutla ng mukha ng anak. Mas nakabubuti nga sigurong magbakasyon ka muna para makalanghap ng sariwang hangin. Saan mo gustong magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Natigilan si Maria Clara dahil sa sinabi ng ama. Lalo pa siyang kinabahan nang marinig ang bayan ng San Diego. Ang mabuti pa siguro'y bumalik na kayo ng Tia Isabel mo sa biyetaryo at kunin na lahat ang iyong mga damit. Hindi ka na babalik doon kaya magpaalam ka na ng tuluyan sa mga kaibigan mo, ani pa ng ama. At ngayon, ang mga tauhan sa ating nakaraang talakayan ay sina Maria Clara, Tia Isabel, at ang ama nito. At ngayon, babasahin ko sa inyo ang ating layunin sa umagang ito. Una, nalalaman ang mga tauhan sa paksa. Pangalawa, napapahalagahan or napahahalagahan ang mga tauhan ng paksa. At panghuli, nakasasagot ng mga tanong tungkol sa paksa. At ito ang dapat nating matamo para sa isang oras na talakayan sa umagang ito. At ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa Kabanata 8 na pinamagatang mga gunita. Napalis ang lungkot ni Crisostomo Ibarra habang tumatakbo ang sasakyan sa kanyang paglalakbay. Isa-isang nagbalik sa kanyang alaala ang mga masasaya at malulungkot na alaala habang pinagmamasdan ang mga tanawing dinaraanan. Walang tigil ang mga kalesa at kurumatang nagyayaot dito. Iba't ibang mga tao, mga naglalako ng paninda, mga tindahan. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang mga karitong hila ng mga kalabaw. Bako-bako pa rin ang kalsada at hindi asfaltado, kaya't lubhang malubak kapag tag-ulan at maalikabok kapag tag-araw. Napansin din niya na hindi lubhang kagandahan ang eskolta at ang mga puno ng talisay sa kalye sa San Gabriel ay nabansot.
Namataan pa niya si Padre Damaso na formal at nakakalunot noo habang lulan ng magarang sasakyang Victoria. Nakasabay ni Ibarra ang karwahe ni Kapitan Tinong at kasama nito ang may bahay at dalawang anak na babae. Payuko siyang binati ng matandang lalaki. Nakita ni Ibarra ang paggawaan ng tabako sa aroseros makababa ng tulay. Lumiko ang karwahe ni Ibarra sa Subana na ngayon mas kilalang Plaza Lauton at Cali P. Burgos. May sumurot sa kanyang damdamin pagkakakita sa mga bilanggong inaalipin sa pagpapatatag ng kalsada. Ang mas nakakahilakbot sa gayong estado ay natatamupan nila ang karahasang hindi sana nila natatanggap mula sa kapwa bilanggo na may kaparis na kapalaran at sitwasyon. Sa nakakahindik na pangitain ay hindi niya maiwasang ikumpara ang Europa sa kanyang mga nakikita. Naparaan sila sa Mehan Garden o Harden ng Botanica. Biglang sumagi sa kanyang isip ang Harden Botanico sa Europa. Kapansin-pansin ang kaunlaran nito dahil ginugula ng salapi kung ikukumpara sa kabuluhan ng Harden sa Manila dahil napabayaan ito. Naaalala niya ang mga salita ng isang gurong pare na namayapa. Ayon dito, ang karunungan ay para sa puso lamang. Ang anumang natamo ay nais iturong muli ni Ibarra sa mga susunod pang henerasyon. Kung ang mga dayuhan ay nagpunta sa Pilipinas upang dumukal ng ginto, kailangang hanapin naman sa kanila ang gintong kailangan ng bayan, ang karunungan. Dahil habang ang Europa ay patuloy sa walang katapusang pag-unlad, ay papalugbok naman ang buong Kamaynilaan. Nagpatuloy sa paglalakbay si Ibarra hanggang sa tuluyan siyang dalawin ng antok.